Zoe, diba anak? Diba pinagsabihan ko na kayo na huwag kayong makikailam ng gamit ng may gamit, diba? Tinan yun, tuloy yung nangyari. Mahal pa naman itong camera na to. Eh, saan niyo ba nilagay ang camera na yan? Tinago niyo ba ng mabuti? Eh, bakit nakita ng mga bata? Mahal pala yan eh. Actually, tama si Mama. Mas ako yung dapat maging. Basti, yung camera mo, nakalagay naman sa maayos na lalagyan eh. Nagkataon lang na nandun talaga yung mga libro ni Zoe. Kaya nga. It's her space na suddenly kinuha ko. Ako ang nakisiksik. Kay Basti. Yan po ba yung nangyari kagabi, Ma? Eh, nabanggit niya na nga ho sa akin. Ba't naman ho kasi hindi kayo naglalak, Ma? Eh, nawala na sa isipan ko na maglak ng pinto. Tsaka isa pa, akala ko natulog na kayong lahat. Akala ko ako na lang ang gising dito. Gabing-gabi na yun. At tsaka ate, nakabukas naman ang ilaw dun sa banyo. Hindi pa na naririnig yung tubig. Sana naman kumatok muna. Sabi ka na lang nang binuksan yung pintuan. Pagpasensyahan mo na po, Ma. Naalimpungatan ko siguro. Nakawala pa sa wisyo. At saka isa pa, eh. Ako, sabihin mo naman sa kanya. Ano, huwag mong palakad-lakad na nakakubad, ha? Sabihin mo naman t-shirt. Sige po, Ma. Sabihan ko po. Nakausap kami ni Mama. Meron lang daw sana siyang request. Kung pwede daw, magsuot ka ng t-shirt. I know. Narinig ko. Tamang mama mo. Pero I think we should reconsider this arrangement. Ano ibig mo sabihin? Sa tingin ko, kailangan natin umalis dito. Sabi ko na nga ba eh. Bakit man nagtaas yung kuryente natin? Hindi ate, notice of disconnection. Kasi yung perang pangbayad natin sa Meralco, nagamit ko na sa pambayad dito sa renta tsaka sa tubig. Hayaan mo po, Ma. Bukas po mabibigay na namin ni Basti yung share namin. Huwag na, ate. Hindi na kailangan. Ako nang gagawa ng paraan dito. Ma, hindi naman po pwedeng ganun. Eh, nakikigamit din kami ng kuryente dito, eh. Tsaka kay Basti naman po nang galing na mag-aabot kami buwan-buwan. Kapitulo 2, versikulo 24. Live and cleave. Kapag mag-aasawa na, iiwanan mo na ang nanay at tatay mo at magsasama kayo bilang isang mag-asawa. Did you hear that? Case-to-case basis lang yun. Man shall leave his father and mother and be joined to his wife. So, ibig sabihin nun, sa lalaki lang applicable yung sinasabi ng pare. Pero sa babae, wala namang sinasabi dito sa Bible eh. Wala namang sinasabi na dapat humiwalay yung babae doon sa magulang. So, okay. Tama lang yung setup natin. Tama lang na sa bahay kayo tumira. Anong oras na? Bakit ngayon lang kayo? Sa kayo nang galing dalawa, ha? Ma, dumaan pa po kasi kami sa... At bakit ang may ala kayong dalawa, ha? Uminom ba kayo? Ma, sorry po. Lumabas lang naman po kami ni Basti. Opa, nag-date lang kami. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan makipag-date, eh. Pero sana naman lang magsabi kayo. Wala kayong mga konsiderasyon. Love, pagpasensyahan mo na si Mama, ha? Mainit lang naman yung ulo nun kasi sobrang nag-effort siya. Kita ko nga yung ref kanina eh. Ang daming laman, as in. Dami niyang niluto para sa atin. Hindi ko naman kasi alam na maghahanda siya. Di sana umuwi tayo, diba? Gusto lang naman niya special eh. Dapat pala nagsabi ako sa kanya na late tayo makaka-uwi. Sabi nga niya, sabihin ko daw sa'yo na sorry na. Magalit sa kanya, please. Hindi ko galit. Promise? Promise.
Subscribe now to ABS-CBN Entertainment YouTube channel to be updated on Till I Met You. To watch the latest videos, just click the I button.